Magsitayo na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. At lupa ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, alat niya ay dakilain. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahira nila ng langi si David at kinilalang hari ng Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon.
Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Haboseyo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makakapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Sion na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ika'y nagsalita noon pa nung una sa mga lingkod mo at ipinakita iyong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad. At magtatagumpay siya oras-oras, mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ang isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ng kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas
at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsayo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Isang realidad po na hinaharap natin bilang manlalakbay dito po sa lupang ibabaw ay ang pagharap natin sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Alam naman po natin na ang buhay natin ay hindi perpekto. May mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng problema, hirap, saya, lungkot, tuwa. Ibig sabihin, hindi ganoon ka-perpekto ang buhay. Pero kahit alam natin na hindi perpekto ang buhay, alam natin na ang buhay ay maganda. Dahil ang buhay ay ipinagkaloob ng Diyos. Minsan ho may lumapit sa akin pagkatapos ho ng misa dito sa Quiapo. At ang sabi niya sa akin, Father, bakit ganito ang buhay? Kaya tinanong ko siya, sabi ko, bakit mo nasabi yan? Sabi niya kasi, Father, ang dami kong problema. Sabi niya sa akin, alam niyo po, Father, bumagsak po ako sa board exam. At kasabay po ng pagbagsak ko sa board exam, iniwanan po ako ng nobya ko. At nung bumagsak din po ako ng board exam, parang itinakwil po ako ng magulang ko. Kaya sabi niya, ang bigat-bigat ng problema ko, ang bigat-bigat ng buhay ko. Pero ang sabi ko lang sa kanya, di ba tayong mga Pilipino may kasabihan tayo, habang may buhay, may pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, nagkita ulit kami at sinabi niya sa akin, totoo nga po, Father, habang may buhay, may pag-asa. Pero sabi ko sa kanya, hindi lang basta buhay ang nagbibigay ng pag-asa, kundi mas magandang tingnan, habang nandiyan ng Diyos, buhay ang pag-asa. Habang nandiyan si Jesus, buhay ang pag-asa. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, tila merong isang bagay na sinabi ang Panginoon. Ang lahat ng ating pagkakasala, pinapatawad niya. Lahat ng ating pagkukulang, pwedeng punan ng Diyos. Pero sabi sa ating ebanghelyo ni Jesus, may isang bagay na hindi pwedeng patawarin. At ano po yung bagay na iyon? Yung pagkakasala sa Espiritu Santo. Bakit hindi kayang patawarin ang pagkakasala sa Espiritu Santo? Dahil para na rin natin tinatanggihan ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaayawan na natin ang pag-asang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay po natin, madapa man tayo, magkasala man tayo, meron pa rin Diyos na nagpapatawad. Meron pa rin Diyos na nagbibigay sa atin ng nag-uumapaw na awa at pagmamahal
meron pa rin po tayong mahal na pong Jesus Nazareno na patuloy na ipagkakaloob ang buong sarili upang ipagkaloob sa atin ang pagpapatawad. Mga kapatid, hindi po perpekto ang buhay at hindi magiging perpekto ang buhay. Pero ganun pa man, ang buhay ay maganda. Bakit? Dahil ang nagpapaganda ng buhay ay ang pag-asang ipinagkakaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, huwag lang nating sabihing habang buhay may pag-asa. Bagos sa ating mga mananampalataya, habang nandyan si Jesus, buhay ang pag-asa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan. Buong tiwala tayong lumapit sa Ama, dala ang ating mga idinadalanging mithiin. Ang atin pong panalangin, Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang simbahan naway mapanibago at sumaksi nang may katapatan sa tamang pagpapahalaga sa buhay. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga nagdidigmaang mga bansa naway matutong mamuhay sa pakikiisa at pagtutulungan upang makapagdulot ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang lahat ng nananalig kay Kristo, naway mapaglabanan nila ang pagkakahiwa-hiwalay at maging iisa sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga may sakit, lalo na ang mga lumpo at may kapansanan, naway tumanggap ng kasiyahan at kalinga sa mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mo ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesu-Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang ang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamagitan ni Jesu-Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang Diyos ay tunay na mabuti. Kaya lumapit tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanga lang naman ako ng katawan ng Kristo para sa iyo. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Ating pagsaluhan ang katawat.
Announcement para po sa lahat ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na Pebrero 13, 2024, araw po ng Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size po ay 1,000 pesos. At ang small size po ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos po ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.